sa Kongreso, yun na nga yung usap-usapan oh. Ko na parang dapat doon ngayon parang naghahanda na tayo dahil malamang nga daw, iba na nga yung iba yung resultang lalabas doon sa resultang na ilabas na dito nga sa Pilipinas. So sabi nung may mga nagbiru pang congressman na sinabi nila, kung tayo yung natatakot, parang dapat mas matakot yung mga nando sa Malacanang dahil nga sa mga nangyari. Dapat na nilang paghandaan, ibig sabihin. Parang so, fair warning. Kwentong Barbaria ba? Or talagang... Nagpagupit ka ba kagabi? Pagupit ka ba kagabi? Nandun siya sa Kongreso. Pero meron talagang news. May news talaga na iba na so far. Kahit may maraw ba? May pakiramdam sila ba? May pakiramdam sila. Kaya ang sinasabi ko. Tapos yung sa itsura pa lang nung nag-iimbestigan ng mga taga Hong Kong. Iba na eh, di ba? So alam mo na mas, hindi naman natin sinasabi hindi seryoso yung gumawa ng trabaho dito, no? Pero iba rin yung level ng pagkaseryoso ng ginagawa. Baka mas comprehensive or something. Dapat nga sinasabi ko, si Gus Abelgas ang nag-iimbestigan ng... So po. Gus, good morning. Good morning, Gus. Delikado to kasi parang dapat ano no yung pangalawang bungling trahedya rin to eh. Pare, magwawala na talaga yung mga incheck diyan, yung mga tiga Hong Kong. Pag nagkaganon, iba yung findings ng police nila at saka yung sa atin, Jesus Maria Joseph. Ito, speaking of nagwawala, Erwin ah. Galit na nilusob ng mga Hong Kong nationals ang konsulado ng Pilipinas doon. Kitang-kita sa mga litratong ito na pinadala sa News 5 na hindi napigilan pa ng security ng konsulado ang mga relisa na nakaabot hanggang sa lobby ng konsulado. Ayon sa attache at welfare officer ng Philippine Consulate na si Manuela Luval Peña, kinundina ng mga relisa ang kahinaan ng mga pulis sa Pilipinas. Panay rin daw ang bitiw ng mga ito ng masasakit na salita. Dahil sa insidente, muling pinag-iingat ng konsulado ang mga Pilipino sa Hong Kong, lalo na ang nandun lang para magbakasyon. Inalam na rin ang OWA administrator sa konsulado ang kalagayan ng bawat OFW doon. Alam mo, Lord, hindi lang yung mga OFW, hindi lang si Singson, ano, nandoon pa. Sa ngayon, ano, meron pang ibang mga kababayan tayo na medyo nasa balag ng alanganin dahil sa nangyaring yan dito nga sa Quirino Grandstand. Tiwala kasi itong si Foreign Affairs Undersecretary Esteban Conejos na meron kasi isa doon eh na itong mga ilang mga nakakulong natin mga kababayan na nandoon, ano. So, ang sinasabi ni Conejo, sana naman daw ano, hindi na maapektuhan ang lagay ng limang OFW na nasa death row sa China sa kabila na nga nangyaring hostage drama nga na ito. Paliwanag kasi ni Conejo, ano, matagal na nilang naiapela sa Supreme People's Court ng China na palayain na ang lima. Ayon naman kay PDEA Director Retired General Dionisio Santiago, may 205 kaso ng drug trafficking sa China. Kung saan 35 rito nahatulan na daw ng imprisonment. Kasong drug trafficking ang kinakarap ng limang OFW, apat nga rito, sadly, mga babae. Our relations between the Philippines and the People's Republic of China have matured tremendously over the last 35 years. I do not believe different cases like the one in yung sa ating mga OFWs na nasa death row ngayon, ililink yan doon sa nangyari dito. Ang lupit nito. Ano yung isipin ng mga taga-China, no? Ang mga Pilipino, hindi lang mga matay tao, hindi lang mga palpak, mga adik din. Paano yan? Bibiyahe ka sa Hong Kong, ah. Takto yun ang problema ko. Pero pumunta na ako sa Binondo kahapon. Naghanap ako ng t-shirt na nakalagay na I love Hong Kong. At saka t-shirt, nagpagawa na rin ako ng Manila's finest. Hindi. Mapapatay naman ako noon. I love Hong Kong. At saka meron doon yung gumagawa ng mga Chinese character. Nilagay ko roon eh, I am from... Guangzhou province. Ilagay ko. Kaso sombrero ako at saka sunglasses. Ilan ba passport mo? Eh? Ilan ang passport mo? Isa lang. May iba naman. Matapos mabisto, ang sangkatutak na bonus na ibinigay sa mga executives ng MWSS, ilang government-controlled and owned corporations, pagaya ng DBP at SSS, ang nagkusa na rin kapiyasan ang bonus incentives ng kanika nilang opisyal. Ang detalye ng report na yan mula kay Gerard De La Peña. There are 157 of them. I think it will take... Mainit na ang mata ng ilang senador tungkol sa mga naglalaki ang sweldo at bonus ng mga opisyal ng government-owned and controlled corporations. Dahil dyan, bukas na ang ilang GOCC sa posibleng pagbaba ng mga bonus ng kanilang mga empleyado. Bilyon-bilyon ng tao na ang kita ng Development Bank of the Philippines o DBP na pang-anim na pinakamalaking bangko sa bansa. Pero sa kabila nito, lilimitahan na raw nito ang kanilang mga bonus. Base sa datos mula sa Commission on Audit, 5 sa 10 opisyal na may pinakamataas na sweldo at allowances ay mula sa DBP.
hindi sakop ng Salary Standardization Law o SSL ang DBP. Ibig sabihin, pwede silang magpasweldo ng mas mataas sa itinakda ng batas. Yung mga bonuses, again, ang gagawin namin siguro lang dyan, isalagyan namin ng cap para to make sure na hindi masyadong mataas ang mabigay. Pero as it is right now, hindi naman excessive or malaki ang mga bonuses sila. Hindi naman daw kailangan ibaba ang sweldo ng mga empleyado ng bangko. Tama lang daw kasi ito sa isang institusyong nakikipagtapatan sa mga pribadong bangko. Ang Social Security System o SSS naman, ire-review daw ang mga incentive na ibinibigay sa mga opisyal nito. Hindi rin sakop ng Salary Standardization Law ang SSS. We will do something. Now, I don't know exactly what that will be. No? We've got to, of course, observe the law. Whatever the rules are in government, then we will abide by it. No? Una nang sinabi ng MWSS na bukas sila na gawing 7 na lang ang bonus nito mula sa 25. Nagsampa naman ng isang resolusyon si Senator Franklin De Rilon para ipatigil ang pagbibigay ng mga bonus sa mga board of directors ng GOCCs. Per dime, allowance lang dapat ang benepisyong dapat matira sa mga opisyal tuwing sila ay may board meeting. Gerard De La Peña, News 5. Kailangan natin magpasalamat sa kanila. Ba't tayo magpapasalamat sa kanila? Mga hero natin sila. Hero, hindi ko yung mga pagmumukha nila eh. Samantalang iba mga ahensya ng gobyerno, alangang bonus, mga teacher na lang. Mm-hmm. Yeah. May bonus ba yan? Naghalos lumuhod na sa GSIS para makakuha lang ng pangmatrikula ng mga anak nila. Tapos kaya ang lalaki ng mga sweldo niyo, mga tinamaan kayo na sarsyadong itlog sa mata. Buisit ko. Eh, di ba? Mubuilong ko doon sa mga sahod. Grabe, ito may mga 12 million noong 2009? Oh. Sabi ko na nga sa iyo, Joby, Lord at Sean, mali itong pinasok nating profesyon. Ano mo nag-apply mo, si yung anak ko siguro. Sasabi, papersahin ko na lang na pumasok sa ahensya sa GOCC rather than pumasok sa media. Mamaya po sa ating talo, panalo, mga paksyon sa Administrasyong Aquino. Ito na. Dahilan nga ba ng madalas na kapalpakan gaya na lang ng sublight na rescue attempt nung hostage taking sa Luneta? Mukhang hindi lang ito sa bansa natin nangyayari itong mga hostage taking. Siyempre, sabi naman natin nangyayari ito kahit saan. Ano, yun nga yung argument ng iba na huwag tayo masyadong batikusin dahil nangyayari naman ito sa iba. Pero. So, pero. Debatable pero. Pa rin yan. Ano? So punta tayo sa isa pang nangyayari ngayon na hostage taking. At sabi nga, no, kakatapos lang nangyayaring hostage taking sa headquarters ng Discovery Channel sa Silver Spring, Maryland sa USA. Patay ang hostage taker at ligtas ang tatlong bihag. Ayon sa initial report ng CNN, ang hostage taker ay nakilalang si James Lee. Armado itong si Lee ng isang handgun at nakasuot ito ng metallic canister at may mga dalang pasabog. Si Lee ay kilalang environmental protester. Kritiko ito ng Discovery Channel dahil ina-encourage daw ng network ang human birth. Medyo kakaiba. Naniniwala kasi si Lee na ang pagdami daw ng tao ang isa sa mga dahilan ng pagkasira ng ating planeta. Sa isang amateur video na naka-upload lang sa YouTube, makikita ang nagpakalat ang hostage taker ng pera dahil lang para magkagulo ang mga tao sa may pintuan ng building. May mga kindergarten students din na kasalukuyang nagkaklase sa building nang magdeklara ng hostage itong si Lee, pero ligtas namang nailayo ang mga ito sa area. Sa ngayon, pansamantala munang pinaalis ang iba pang tao sa building para clear kung may natirang pasabog nga sa gusali. Ang CNN po ay affiliate ng TV5. Maganda. Ay, kung ganun sana nangyari. Kailangan ba magre-report sa CNN? Tagal pa. 5:38 a.m. Diretso na po tayo sa ating talo-panalo. Meron tayong back-to-back reports tungkol sa mga namumuong faksyon daw sa Administrasyong Aquino. Matagal na ito. Simulan natin sa gabinete. Eleksyon pa lang daw, may hidwaan na sina Secretary Jesse Robredo at Yusek Rico Puno. Magkaiba raw kasing tandem ang sinuportahan nila. Kaya kahit nagkakagulo ang lahat sa hostage taking, hindi nila makuhang mag-usap man lang daw. Ang resulta, palpak na pag-rescue sa mga kawawang biktima. Narito ang report ni Maricel.